tumutulong, maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Okay. Okay, good morning! Wednesday morning, back to normal! Ang traffic! Wow! Grabe! Actually, ako, hindi pa rin na super traffic at medyo magaanggaang pa rin ng konti. Mm-hmm. Oh, pero may mga sasakyan na nasa karsada. Pero tayo, ang daming tao. Yes, oo. Ako nga, nadalaw na ba kayo? O dumalaw na kayo? Ito talaga yung araw ng patay. Oo, ngayon. Oh, ngayon ang araw ng patay. Kahapon, All Saints Day. Diba? Ngayon pa lang talaga. Oo. At sa Biyernes, yun yung araw ng patay sindi. Ayaw. Yun yung mga hinihintay. Nung mga sunog baga. Yes, so pero normal ah, nakita ko pa rin kahapon, 'di ba? Although effective na yung executive order ni natin presidente na voluntary na ang mask. Pero nung pumunta ako sa cementerio, majority ng mga nandun ay talagang nagmamask pa rin. So ibig sabihin, sa sarili nila, alam nila na may panganib pa. So, hindi nila sinusugal. Yes. Congratulations sa inyo. Yun. Kumbaga, natanim na tayong disiplina. Yes. So, dahil yan ang importante, disiplina talaga. Tama. Siyempre, nung mga advisor ng ating presidente, tinanong. Siyempre, yung economic advisor, yun yung nanaig. Mm-hmm. Ganun naman talaga kasi kailangan din naman talaga natin. Kaya tulungan na lang natin yung gobyerno sa sarili nating disiplina. Oo, tsaka ang COVID naman ngayon parang trangkaso na lang kung ikaw ay bakunado. Kung hindi ka bakunado at may comorbidities ka pa, ay medyo talagang nasa iyo pa rin ang panganib. Delikado pa rin. O, yung mga anak ninyo na 12 years pa baba o 12 years pa taas. Alam mo, ang gobyerno, lahat ginagawa Inilapit na nga ang bakuna. Sa simenteryo pinuntahan ko, may vaccination site Ayaw pa rin? Kukunti pa rin. Nilibre pa nga Kahit sinasabi na baka sa susunod, di na libre, ayaw pa din. Mas marami pa rin ang pila doon sa nagtitinda ng mga pagkain. Sabi nila, Tay, alam mo yung iba, mga pilosopo, basta kumain lang tayo ng tama at sapat. Hindi tayo tatablan. Hindi po talaga. Iba talaga yung COVID na virus. Yes, oo. At sabi nga, although ilang milyon na ng ating mamamayan ay bakunado, pero ang dami pa rin hong hindi nagpapabakuna. Tama. At yung speaking of bakuna, kailangan at least may booster ka. Opo. May second booster. Second booster tayo, pero iba nga, regular bakuna pa lang. Uh-huh. Sa ibang bansa nga, regular na Kung saan, kung gusto mong magpabakuna, punta ka lang doon, babakunahan ka, bayad ka. Ganun na sa kanila. Ito, libre pa nga. Gobyerno nagbabayad. Ang titigas talaga ng mga bunbunan ninyo. Sana makalbo na kayo. Ay, huwag naman. Pag nakalbo kayo, lalambot din ang bunbunan nyo dahil wala na kayong panangga. May nabasa akong, napanood ako tayo sa reels. Reels talaga. Alam mo kung ba't marami daw lalaking kalbo. Bakit? At mataas yung hairline. Kasi pala, kada daw, pagkakasala mo sa misis mo, umaatras ng konti yung buhok. Hindi yan. Meron scientific finding. Ano naman yun? Kaya raw kami mga lalaki, ay madalas makalbo dahil madalas daw kanyang tinutulak nyo yung noo namin. At minsan, mas malabas ninyong sasabunutan yung aming bunbunan. Ganon? Ay, kasi pasalit kayo. Yun yung mga scientific na findings. Ganon? Di ba, engineer? Tulad yung tinanong yung malataas yung bumbunan din. Ito, kaya yung mga malalaki daw ang noo, sweet lover yan. Kung merong basketball player ang tawag niya, most valuable player, yan ang mga katumbas niya. Yung mga matataas ang nuno. Yes, mga MVP yan. Alam niyo na, madalas babugbog ang asawa. Kasi pasaway, di ba? Ay, naku tayo. Uy, ngayon pa lang, umpisa, di ba, ng pagbabalik sa klase. Yes, ng face-to-face. Face-to-face.
marami pa rin pangamba. Oo, ayan. Kaya po mag-ingat po tayo at yung mga anak natin, pagsabihan na po natin ang dapat gawin kung ayaw natin magka-problema sila. Yes, nasa magulang pa rin eh. Alam mo, ang kilos ng mga anak ko natin, nandun ho mailalarawan sa pagdisiplina, sa pagpapalaki ng mga anak natin. Reflection eh. Reflection ng isang magulang. Oh, totoo yan. Kung paano sila sumagot, kung paano sila tumanggap ng pagkakamali, lahat yun sa magulang. Babatiin ko na yung anak ko magbe-birthday bukas Giovanni Ludovica, happy birthday. Advance happy birthday na. Happy birthday! Yes. Happy birthday! Baka madimanda tayo pag pinag-usapan natin. Base nasa KBP code of conduct. Yan. Talaga tayo? O, pag hindi relevant sa ano, huwag na natin pag-usapan yung kanilang pag-uusapan. Sabi nga nila, you don't ask a woman's age. Yes, oh. Kaya parang kahit sa lalaki ngayon, wag na. Mm-hmm. Pero natututo ka na mag-makeup. Merong rights yan. Combination yung makeup ko eh. Pink at saka white. Ganun ba? Apo, kasi yung pink para medyo glowy yung dami. Glowing pala. Tapos pagka naman puti kasi para sa ilaw. Huwag ba si tatay? Pwede na akong pumasok sa funeral parlor. Ay. Taga makeup sa mga nagle-laying in. At least yun natutunan. Kailangan magaling gano'n para natutulong. At least yun, hindi marunong magreklamo. Ay, hindi rin tayo. Ang mga kamag-anak ang nagre-reklamo. Oo, pero mamaya magalit eh, dalawin ka. Anyway, yun yung aaga nila. O, salamat po sa mga maaaga natin mga viewers na nandito. Uy, bumati si Angie Angeles sa birthday sa anak mo tayo. Happy birthday daw. Bunso ka yan. Aha. Tapos nag-good morning silang lahat dito. Nandiyan na sila. Salamat po sa inyong pag-antabay. Mamaya, ang alam ko, dun sa PhilHealth at Your Service, yung mga nanonood dito, mamaya, manood din po kayo dun dahil magpapa-raffle daw ng tingi 100 load din ang PhilHealth. Yes, ande. Tsaka doon dapat na yan. Hektik ko yung oras namin dito, siksikliglig sa mga tutulungan. Uh-huh. Yung mga regular ho nating viewers na nag-aabang ng mga ayuda, doon na ho kayo, aayudahan din ho kayo roon. Tama. No? Dahil ito hong oras ho natin dito, mostly ho nilaan ho namin ito doon sa mga nangangailangan. Tama, yung mahigit na nangangailangan. Yes, alam ko naman na kayo, marami kayong pinagkukunan na programang inyong pinanunood na kayo ay pinadadalhan ng ayuda. Ay, nakakamagkano kaya, nakaka-boundary dito. Pero at least naman nabubuhay ang online dahil sa kanila. Yes, social media dahil sa kanila. Tama. At saka yun na lang ang kasiyahan din nila sa buhay. Yes, ito yung mga chismosa online. Mga Marites. Nag-level up na si Marites. Online na! Ayan, ganun talaga, Tay. At ano naman din makakaasa kayo na hindi kayo masisiro sa loob ng isang linggo? Opo naman, sa dami ba naman? Yes. Diba, sa dami ba ang naman? Ang importante, kasama kayo namin dito sa mga tutulungan namin. Tama. Ay nga pala, Tay, meron pala tayong announcement. Yung po mga hindi pa po namin na ipapadala mga ayuda na antabay lang po this week. Pagpasensya nyo, ngayon mag-start na ho yan dahil siyempre nagkaroon din ho ng holidays. At bagyo. At bagyo at may mga pangangailangan din ho yung ating mga staff. Kaya ho, pagpasensyahan nyo ho. Opo. Pero huwag ho kayong mag-alala, wala hong interest yan. Yan, tama. Wala rin. Baka tayo yung ma-penalty. Kaya nga, wala hong interest yan. Parang dapat, huwag ka mag-alala. Inuuna ko na. Huwag ka mag-alala, walang interest yan. At least, rin. Opo. Tao lang din po kami at minsan ho yung napapagod din. Tama. At saka mayroon din tayo mga namayapa na nais din nating dalawin sa mga puntod para hindi tayo ang dalawin. Ang hirap po kaya nang ikaw ho ang dalawin. Tama. Di ba? Mas masarap yung ito. Ikaw na dumala, huwag mo na hintayin siya. Nung bandang tanghali na, dumami na tao, pero nung umaga, kukunti pa sa mga sementeryo. Yes, pero doon sa north at south, grabe. Oh. Ngayon siguro marami pa rin kasi yung mga hindi nakadalaw dahil sa bagyo. Yes, Ngayon, sigurado dadami yan. Dahil yung pagdalaw nila sa puntod yan, dahilan na rin nila sa makalabas
ng kanilang tahanan. Sa niya, Guardia Civil. Bakala, meron na silang legal na dahilan sa kanilang mga Guardia Civil. Pupunta ako sa patay. Sabi naman ng misis, siguraduhin mo lang ha, nasa patay ka pupunta, kung hindi patay ka sa akin mamaya pag may nalaman ko ha. Sabi nga, patay ang dadalawin ha, ang hahanapin doon sa sementeryo, hindi yung forever ninyo. Baka humabol kayo pagka malagabrela si Commander eh. No, ingat kayo. Dahil ayon no, sa batas natin, pag ikaw ho ay caught on the act, walang kasalanan. Walang kasalanan si Inday. Anyway, napapanood po tayo ayan sa test broadcast po sa Digital Free TV na IZTV. Kaya kayo mga lalaki, tripling ingat. Bukod sa COVID. Kay misis din. Oo, di bali na raw silang ma-COVID. Huwag lang makopit. Tatay talaga. Ayun po mga binibigay na tip ni tatay. Personal po na yan. Ayan ho, wala akong kinalaman ng istasyon po dyan. Pero alam ko ho, ay sinasabuhay din po nila ang aking po mga payo. Sinasabi, tama. Tama ng tawa sa isyo. Pero walang kinalaman ng istasyon po ito. Dahil ang istasyon po ito ay puro po ito Kristiyano. Tama, oo. Ayan si Morales Erickson din tawa ng tawa. Mukhang nakaka-relate siya sa mga sinasabi mo. Ay, siyempre, sino-sino pa bang magkakaintindihan kundi tayo-tayong mga... Alam mo na yan. Tama ba, Cheese? Bola na nga. Kung saan-saan na dumadating ang usapan natin. Baka may maipahamak tayo. Oo nga, baka ikapahamak kayo sa aking bunga nga. Ang loko sa tao ninyo. Ayan, ipamigay na natin ang 5 kilong bigas mula po sa Tatay Rani Ludovica. Si Soledad Rocha, meron kang 5 kilong bigas. Del Magallanes, Gemma Arborilla Bautista, Virgie Repolio, at si Nelson Lanugon. Ang gagawin po ninyo, yung mga 5 kong natawag, magpadala po kayo ng inyo po mga detalye, ang inyong buong pangalan, address at contact number na natatawagan sa Flash TV Messenger po hanggang alas 12 mamaya pong tanghali. At syempre, kalaki po niyan yung inyong screenshot ng pag-subscribe po ninyo sa amin pong Facebook at YouTube channel na Serbisyong Bayan ni Tatay Rani. At ako'y nananawagan sa nagngangalang Rani Barbo na after ng programang ito, mag-proceed ka sa City Hall at bilhin mo yung tibing utang ko doon sa May Toda sa Santa Lucia. Ayan. Okay, Rani, alam namin kung saan ka man naroon. Yes, kung saan naman naroon, magpaawat ka muna. Ituloy mo na lang yan kung ano ang ginagawa mo. Pero bigyan mo muna ng siopaw. Ayan, no? Eto na, andyan na po, nakahanda nang mag-report ang atin pong kasamang si Harold Villalino na meron pong nakilala po at meron din siyang pasasalamat na i-report sa atin. Magandang umaga sa iyo, Harold. Yes, magandang umaga po, Tatay Rani and Lady Ay. Hindi naman daw broken-hearted, pero ang puso ng isa sa ating mga natulungan ay may dinadalang sakit na panghabang buhay. Ano ito? Panoorin. Maraming dahilan upang magkaroon ng sakit sa puso ang isang tao. At isa sa mga nagiging sanhi ay ang pagkakaroon ng rheumatic fever. Ako po si Alessandra John C. Ibanez, 19 years old. Ako po ay humingi ng tulong sa Serbisyong Bayan ni Tatay Rani dahil walang taon na po nung simula po ako ma-diagnose ng rheumatic heart disease. Namamaga po yung valves po ng puso ko kaya hindi po ako pwede masyado magpagod. Maski po sobrang saya o sobrang lungkot or galit, bawal po ako ma-stress. Ayon sa World Health Organization, kadalasan sa mga nagkakaroon ng rheumatic heart disease ay nasa 25 years old pababa. At ang mga pasyente naman na tinatamaan ng ganitong sakit ay kinakailangan ng mag-maintain ng gamot habang buhay. Magandang umaga, Alexandra. Magandang umaga po, Tatay Rani. Saan mo nakuha ito, itong sakit na to? Bale, nagsimula po siya bilang sore throat. Tapos yung infection po napunta po sa puso ko. Pero wala ba kayong lahi na no na may rheumatic heart disease? Wala naman po, sa akin lang po nagkaroon. So anong gusto mong hingiin kay tatay? Alam mo naman si tatay may pagka-weeks ito. Umiling ka kunyari kay sa Jingi. Anong gusto mong hilingin na tansya mo makatulong
sa iyo at sa pamilya mo? Gusto ko po talaga magkaroon po ng coffee shop. Coffee shop? At since yung parents ko rin po, tsaka yung kapatid ko po, mahilig po talaga kami magkape noon. Pero dahil bawal na po ako, kahit para sa kanila na lang po. O sige, ha? Para tingnan muna natin, subukan natin, bigyan kita 10,000 piso para pampuhunan mo doon sa gusto mong gawin. Huwag 3-in-1, ha? Malayo pa man ang Pasko, pero si Alexandra, para na rin nakatanggap ng maagang aginaldo mula sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Nung matawagan po ako ng pasalod sa buhay, syempre po nakakagulat pero at the same time nakakatuwa po kasi hindi naman po lahat ng tao na bibigyan po ng oportunidad na matulungan. Lalo na po hirap po lahat sa buhay dahil na po na pandemic. Yun po, natuwa po ako talaga. Tatay Rani, maraming salamat po talaga. Hindi ko po akalain na matutulungan po ako sa ganitong pamamaraan. At sinisiguro ko po, pati na rin po ng pamilya ko na hindi po masasayang yung oportunidad po na binigay niyo po sa amin. At maraming salamat po. Sobra. Ayan, ang dami nagsaside comment dito habang off-air kami. Wala kaming mic. May kamukha raw na isang kasama natin, Harold. Oo nga, Haroldy. Yes. Oh. Yes, oo siya. Harold, mukha ka lang siya opaw, ha? Yes, tay. Yes, tay ka pa. Alam niya siguro siya. Hiyang po, hiyang. Huh? Hiyang daw, hiyang. Hiyang, hiyang. So, kumusta naman, Harold, ngayon ang ating natulungan? Ayan tay, busy po siya ngayon sa kanyang pagre-review dahil malapit na daw po kanila ang kanilang exam kaya yung pangarap niyang kapihan ay hindi pa po na-establish tay. Okay. Pero tuloy pa rin po yung pangarap niya na may tayo yung coffee shop niya. Okay lang kasi edukasyon naman talaga at talagang panahon ngayon ng mga exam eh. Opo. Oh, so at yes, least tay, at saka sa kanyang last check-up po. Oh, at least kahit paano nakatulong tayo at gumaanga ang puso niya na may mga taong willing siyang tulungan. At saka yung 10,000 tayo, alam ko ginamit din niya yun sa mga gamot niya at saka pagpapa-check up. Yes, okay lang sa atin niya. At least ang importante para rin naman sa kanya yan, para makatulong. Okay, Harold. Maraming salamat po Tatay Rani and Lady Ai, no? Para sa tulong patrol ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, ako si Harold Villalino sa DWIC 882, ang himpilang may todong lakas at Flash TV. Maraming salamat Harold Villalino. Oy Tay, may message si Jessica Joy Oblino. Lagera, sabi niya, Tay, kahit ganun pa man, hindi naman nakakalimutan ang iyong programa. Dito kaya kami nagsimula sa inyong serbisyong bayan. Dito nabuo ang diehards. Kaya ano pa man, ang pinapanood namin kayo ang number one. Hindi namin nakakalimutan, Tay. Hindi naman si siloso si Tatay. Kahit sa mga chicks ko, hindi ako siloso. Tayo mga, pinamimigay ko yung mga chicks ko Diba? Pati itlog ko nga, pati nga sarili kong hotdog, pinamimigay ko Hindi siloso si Tatay. Naiintindihan ko kayo. Dahil ang puso ni Tatay ay may public service. Kung sinong nalulungkot, paliligayahin natin. Para sa lahat ka. Para sa lahat po yan. Hanggat kakayanin ng aking lakas. Ayan, tama. Kaya okay lang yan, Jessica Joy. Alam namin yan at naiintindihan ng inyong Tatay Rani yan. Okay, so ngayon naman, eto na yung kanina, pinapanawagan natin, Tay. Sige nga. Oo, nandyan na si Rani Barbo dahil meron din tayong update sa kanyang pasaload at ngayon may mga pasasalamat siyang ikikwento sa atin. Magandang umaga sa iyo, Rani. Magandang umaga po, Lady Ai at Tatay Rani. Maisilang ng masigla ang supling na dinadala sa sinapupunan ng siyang buwan. Yan ang tanging panalangin ng isang ina. Subalit paano kung hindi tumugma sa kapalaran ng anak ng iyong sinilang? October 13 po, nanghingi po ako ng tulong kay Tatay Rani. Dahil po, check up po noon. Bali, last check up ko po sana. Kaso nga lang po, nagkaroon po ng problema dahil noong time na yun, kasalukuyan po, under renovation po ang kanilang OR kaya pinapalipat po ako ng ospital. Nagpa siya po kami pumunta sa Dr. Jose Padeña Hospital po. Doon po ay awa ng Diyos na tinanggap po kami at manganak po ako noong October
14 po. Yung pinanganak ko po siya ay nagkaroon po siya ng UTI po. Bali, na-confine po kami sa ospital. Si Ate Jonalyn Pacardo Baisa ay 31 taong gulang nang isinilang niya ang kanyang ikatlong anak. Lumapit siya sa ating tanggapan upang mabigyang pag-asa na mabuhay na normal ang kanyang bunso. Since may kausap pa siyang doktor, bigyan na din natin ng paunang tulong. Bigyan natin siya ng 3,000 piso. Mm-hmm. Pag-asa ang dala ng halagang 3,000 piso para kay Ate Jonalyn. Tay Rani, maraming salamat po sa binigay niyong tulong. Nakakabili na po kami ng bigas. Tsaka may pambili na rin po ng diaper ni baby. At pangdagdag po masahe po kasi follow-up check-up po namin. Maraming salamat po. Ang cute ng baby, Tay. Kumusta naman ngayon siya? No? Kumusta ngayon sila, Rani? Yes po, tatay. Nandun lang po sila sa bahay nila. Kaya lang yan po, si Ate Jonalyn po, sobrang hina patagal ang katawan nila. Kasi nitong nakaraan lang po sila nakalabas ng ospital. Ngayon po, meron pa rin po silang follow-up check-up na gagawin. Mukhang kailangan pa rin po nila ng mga gamutan pa rin po. Sige, tata, nakahanda pa rin naman tayong tumulong eh. Pero sana sabihin mo sa kanya, maglaga lagi ng malungga. Isa sa magandang gamot 'yan para doon sa mga bagong panganak. Yung baby niya, Rani, kumusta? Ayun po, may mga laboratory pa rin daw pong kailangan gawin yung baby niya. Medyo mahina po, pero pinayagan na rin pong ilabas ng hospital po. Sila ba ay membro ng PhilHealth? Yes po, Tay. Nagamit din po niya yung PhilHealth niya doon sa pabelya. Very good. At okay. Yun yung importante na lahat ay membro. Yun, Tay. Sige, Rani, i-monitor mo kung paano pa tayo makakatulong. At ang atin namang tulong is Anli, di ba? Mm-hmm. Wow. Anli. Yes, at syempre, Tay, isingit ko na rin po, Tatay at Lady I, yung mga nanalo na 30 po no winners na binigay niyo po ng panggas doon po sa HPI Barangay de la Paz, Antipolo City. Uh-huh. Ito ay sila Renato Guillermo, Mario de Jesus, Sinilio Ejevera, Israel Cristobal, Harold Gonzaga, Darren Cristobal, Arnel Permejo, Rafael Lito Panliwan, Marco Permejo, Andy Eli, Jerome Bertes, Michael Binluan, Jose Rafael Rementila, Paul Jan de Carmen, Bong Carillo, Federico Chonco, Marites Pascugin, Larry Branto, Paul Aljon Pascugin, Edwin Homo, Joel Balanga, Mark Anthony Bucayo, Jose De Luna Jr., Aris Manago, Orly Polran, Ryan Ermino, Gilbert Montilla. At pasuyo rin po kung nanonood po sila ngayon, yung tatlong kulang pa natin. Inaantay ko na po ang inyong mga pangalan at Gcash. Biglang nawala. Ayan. Sobrang saya nila noon, Tatay Rani at Lidiay, kung napapanood yung mga video nila. Talagang pag nilalabas po yung pangalan nila dun sa ruleta, nagsisigawan, nagtatalunan, kaya sobrang saya po. Kasi meron pa po tayo yung sticker sa labas eh. Oh, pero yes. Sobrang saya, Tay. Hindi nila naipadala yung GCash number nila. Ah, ganun, sa sobrang saya nila. Pero si Rani, alam ko, masaya ngayon. Talagang Rani, ikaw na ang mapagmahal. Ikaw na yung hinahanap ng Toda. Darling of the Toda. Yes. Yeah. Wala kang binigyan ng number doon? Ayong inannounce mo. Kung ilan ang sumatay na pamimigay ako, walang natuwa eh. Walang natuwa? Oo, nakita ko sa video yun, Tay. At least, matured na yung mga toda natin. Oo. Dahil alam nila na gastos ka lang, hindi ka makakatulong. Disaster ka eh. Oo, lang sinabi mo, pamigay na natin si Rani Barbo. Walang nag-react sa video, kitang kita. Wala silang lahat. Parang, ay... Ba't ganun? Kasi naman, Tay, nasa labas yung mga asawa eh, habang nandito kami sa loob. Nasa labas yung asawa. Asa pa siya. Umasa siya. At tama yung pagtanggol mo, lahi mo, Rani, na hindi pwedeng walang mabibighani sa iyo. Sana ang next target natin.
Tay, balik po tayo muna dito sa Quezon City, tapos pabalik po tayo sa labas ulit ng Quezon City. Sige, pagka ano, pumunta ka sa Boracay, ah. Yung toda sa Boracay. Ay, tutiyan. Ay, ano alam doon, 'di ba? Taga-Kalibo ako lang kami. Kaya nga, punta ka nang ano, Boracay at ano, Boracay Street. At doon eh ano, sigurado ko mag-enjoy at maraming magsasama sa iyo. Feeling ko nga tayo. Ano kasi nung nandun kami sa Antipolo, tuwang-tuwa si Ate Tess at inggit na inggit si Ate Tess. Oo nga, gusto niya sumama eh. Ay, alam mo naman si Tess, lumuluhod din yan eh. Oo, dito simbahan. Oo, kasi may simbahan kami yung lumuluhod talaga. Antipolo, pinag-uusapan natin. Ano ba? Oo. Sa Antipolo Cathedral Church, lumuluhod talaga doon. Oo, tama. Ikaw talaga, Rani. Lahat din kami lumuluhod doon. Lumulay ng utak ko eh. Ikaw, Lady Ay, mula nung nakasama mo ako, ang dumi na ng utak mo, ha? Dati madre. So, yeah, dati madre ka ngayon, eh, ano ka? Hindi na. Pinalabas ko ako ng kumbento sa'yo. Ay, okay, Lady. Ang isip namin ni Tatay, medyo, wala kaming halong mali siya. Ay, sa'yo hindi ako niniwala. Oo. Tatay, pwede. Wait. Okay, Rani? Wait. Yes, Lady Ay, Tatay Rani, maraming maraming salamat po para sa servisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Rani Barbo sa Flash TV at DWIZ 882, ang hindi lang may todong lakas. Maraming salamat, yes. Rani Barbo. Tay, time check mo na. Eh, ito, bago mag-time check, ito, basahin ko. Ito si Anacita de la Peña Palen. Oh, nagpapasalamat at isa rin daw siya sa mga natulungan natin. Salamat sa pag-antabay. Ang oras po natin, alas 10:30. Nagbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Tatay tayo, napakadaling lapitan. Meron akong babasahin eh. Itong si Mary Yap Mabituin, ang sabi niya, Lord, nagdasal siya. Sabi niya rito, Lord, please, bigyan niyo po ako ng biyaya po ngayon. Yan, Mer, narinig na nga Panginoon. Bigyan ka na raw ng 500 pesos. Hmm. Talaga hindi siya sa'yo na gano'n. Oh, kay Lord siya. Kaya pinitik ako ni Lord eh. Yun naman ang sinasabi mo. Ni Lord, no? Anak, bigyan mo yan. Mm-hmm. Ayan. Uy, good morning pala kay Ate Jibet, nanonood siya. At si Nicholas Ramos Barana nanonood din. At marami pa pong iba. Marami. Ito naman po. Si Iris De La Rosa Bautista. Oh, binola pa ako eh. Ano sabi? Tay, ang gwapo mo po. Press na press. Oho. Totoo, may 200 pesos ka. As tatay, mas gusto pang binubole. Eto nga tay, si Janice Arlos, sabi daw ng anak niya, naka-speaker sila. Ang daw. Ganon? Naka-speaker sila? O, bigyan ng 300 dyan dahil maraming nakikinig dyan. Okay. Ngayon tay, eto, nagkakalampag na yung ano natin. Meron tayong ipapamigay ulit. Ganon ba? Sige, bigay na yan. Pamigay na natin. Pamigay niya na yan si Bebe. Nang lumuwag-luwag na dyan sa ano, boot. Ang laki-laki na sinasakop. Grabe siya tayo. Bakit? Sino ba sinasabi ko? Si Bebe. Oh, bakit? Siya lang ba Bebe ko? Ako. Ano yan? Maraming Bebe. Eto, pamigay natin ang chicks mo, Tay. Ipamigay natin po ang tanging chicks na ipinamimigay. Yan yung chicks ni Tatay kay Jim Baldago, William Billy Castro, Nicole Reyes, Mary Rose Sarmiento, at si Annalyn Rodriguez. Uy, ano natin to, suki natin to si Annalyn. Chicks ni Tatay po, again, papaalala ko po, ipadala po ninyo agad ang inyo po mga detalye sa Flash TV Messenger, yung official messenger po natin, hanggang alas 12 ng tanghali, together with your screenshot po nung inyong pag-subscribe sa aming YouTube channel, Servisyong Bayan ni Tatay Rani, hanggang alas 12 po mamayang tanghali. Ito si, ano, si Jolla B. Pieldad. Watching habang nagre-review sa anak ko, Tay. Tatay Rani, feeling teacher. Person ngayon. Feeling teacher ka. Uh-huh. Okay, bigyan mo lang 200 dyan para pakainin mo, pamiriendahin mo yung anak mo para may matutunan sa'yo, ha? Okay, ngayon naman tay, nandyan na si Tess Nator sa studio natin, naka-ready na siya dahil meron siya nakilala na tutulungan mo. Ayan. Yes. Eto na, Tess, magandang umaga sa'yo.
Ayan, magandang umaga po Tatay Rani and Lady I at syempre sa lahat po ng nanonood sa atin, sa ating mga Facebook page at syempre sa ating ICTV at syempre sa lahat po ng nakikinig sa atin sa radio through DWIC 882. Ayan, sundutan ko lang ng konti yung kanina. Alam nyo Tatay and Lady I, talagang sobrang inggit na inggit talaga ako. Dahil napakasaya ng biyahe nila Mariposang Rani sa Antipolo. Oo nga. Ayan. Gusto ko rin lumuhod, kaya lang hindi ako nakasama. Sayang kasi taga Antipolo rin yung pataload natin. Dapat doon din ako nag-report. Correct. Tama. Sayang. Diba? Nasusunod. Ayaan mo sa sunod sa Boracay, magsama kayo. Pero ano yun, Tay? May ano yun? Depende yun, Tess, kung nandito si Tatay. Hindi, pwede naman mag-Boracay kasi may kinausap na akong bangka . Bangka? Oh, mula dyan sa Nabotas. Papunta doon? Oo, magsasagwad sila. Yung bantungan, tagal bangka pa. Magsasagwad na kami, Tay. Magsasagwad kayo. Oh, gusto mo ba? Ba't natin namin din ang lalaki na yung muscle namin? Ayaw mo nun? Diba? Bagay yun. Kay Rani, hindi sa'yo. Pero Tay, ngayon pa lang, Lady Ay, malanawagan na ako. Yung mga taga Boracay po, mag-message na po kayo sa anti-crime advocate. Correct. Alam mo naman tayo, tinututuo natin yan. Huwag kayong loloko-loko dyan. Okay, Tess. Hindi nga. Tay, kasi pipili rin ako ng ano, pipili tayo na tutulungan natin. Taga Boracay din. Oo. Para pagpunta nila lang Toda doon, kasabay na rin yung tutulungan natin. Correct. Para kasama ako. Meron lang akong hinihintay na sign galing kay Lord . Para? Pag dumating yung sign na yon, ibig sabihin magbuburakay kayo. Aba! Yay! Isa na po ako sa mananalangin. Yes, manalangin kayo. Mamaya, wala pong pasok sa flash kasi pupunta lahat sa simbahan. Lulukod na kami kagad ngayon, Tay. Yes, na tumama sana ako sa loto. Ayun lang, tumama ako sa problema, hindi ka naman tumatay. Hindi, Tay, mukhang Himalayan kasi di ka naman tumataya sa loto, paano ka mananalo? Dapat meron akong inihingi kay Lord. Pag binigay sa akin ni Lord yan, yan naman ang, kayo naman ang paliligayahin ko. Aba. Yes! Thank you. Okay, Tess. Kulang na tayo sa oras. Ayan, opo, para po sa ating pasalaw ng buhay, makakausap po natin si Lizelle Magdalaga. Siya po ay 48 years old at siya ay volunteer ng anti-crime advocate sa Batasan. Lumapit po siya sa ating action center para ihingi ng tulong ang kanyang anak na si Francis na may sakit na PTB bronchitis ectasis. Infection po ito sa baga. Inatake siya noong September at sumuka ng dugo at na-admit sa lung center at na-ICU po ito. Siya ay on-call maintenance ng aircon sa building. Ang kanyang tatay ay isang welder. Lumapit siya sa atin, ito lamang bago magkatapusan ng Oktobre para sana sa gamutan ng anak niya. At naipila natin sila nung Monday kasi nga nakita natin na immediate ang pangangailangan pero di sila sumasagot sa tawag natin. Kagabi ay nakontak natin sila at nalaman ang malungkot na balita. Hindi na kinaya ni Francis na labanan ng sakit kahapon ng umaga ay namaalam na siya. Para malaman natin ang pwede pang maitulong ni Tatay Rani, makakausap po natin sa kabilang linya si Nanay Lizelle. Nanay Lizelle, magandang umaga po. Hello po. Nakikiramay. Ito na po si Tatay. Nanay Lizelle, condolence po. Condolence po. At nakakalungkot na balita. Pero yan po ay pinagkaloob sa atin ng ating may gawa ng ating Diyos dahil may maganda pa po siyang purpose po para sa atin. So, kumusta naman ho ngayon? Ang preparasyon niyo po, nauuwi niyo na ho ba ang anak niyo po? Nauuwi na po namin. Pero po, may babayaran po kami sa porinaria.
Saan po rin area yung ano mo, ang kinuha nyo? Kasi meron naman sana tayong... Dito po sa may Tahuna. Kay Tahuna. May kasama ho siya sa libreng libing ng ating mahal na mayor. Eh, papupuntahan ho namin, pa-coordinate ko po sa ating ho mga staff sa Plus TV kung paano natin na magagabayan, paano namin kayo matutulungan tungkol po dyan. So, pangsamantala po dahil kahit paano, kailangan naman nyo pantustos din sa pang-araw-araw. Meron na ho bang araw ho yan kung kailan nyo ho ililibing? Wala pa pong sinasabi sa amin kung anong araw po ang libing. Ano, kasi meron, bawal pa ngayon hanggang bukas eh. Pero ano po, 4 yan po pwede na. Naya, condolence muna. Sayang, hindi ho natin nabutan. Pero at least eh, salamat ho at hindi nyo sinukuan ng anak nyo. Ito bang opo, anak nyo ito, may asawa ba? Wala po. Binata pa po siya. Binata. O, Nay, pabibigyan ko muna kayo ng 5,000 para at least kahit paano may panggastos ho kayo habang binuburol po yung anak nyo. And then, tutulungan ho namin kayo sa papupuntahan ng staff namin para matulungan ho kayo na maipasok dun sa libreng libing ho ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte. Maraming salamat po. Sige na, uli, condolence po at kaya ho binigay sa atin yan ng Diyos dahil alam ho ng Diyos na kakayanin natin at mas may maganda pa ho siyang plano po sa atin. Apo, maraming salamat po, Tatay Rani. Yes, condolence po uli, Nay. Apo. Tess? Maraming po, salamat. Yes, Tess. Alamin nyo nga, Tess, para kung ano, ipasok natin sa libing-libing ni mahal na, ni Mayor Joy Belmonte. Mm-hmm. Alam ko yung Tahuna kasama yun doon eh, sa servisyong libing-libing para magabayan natin. Tama po, Tay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tatay Rani and Lady I. Ako si Tess Nator para sa servisyong bayan ni Tatay Rani sa Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Tess Nator. Yes, alam mo, ang buhay ho talaga natin ay napaka matalinghaga. Siya lamang talaga ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo. Hindi mo talaga, kaya kailangan lagi tayo nakahanda spiritually. Eh, ako naman na sumasaludo ako dun sa mga magulang na talagang hindi sinusukuan at talagang inilalaban ang mga mahal nila sa buhay. Kahit walang pera, no, Tay? Kahit walang pera, oo. Hindi naman lahat, may gobyerno naman, na obligasyon ng gobyerno na tulungan din. No, tama. Kayo. Uh-huh. Okay, ngayon naman, Tay, bago tayo magpatuloy, no, mag-ano muna tayo? Raffle siguro. Alin lang, tatanungin lang naman yan kung alin ang una eh. Hotdog o itlog. Diba? Okay, hotdog na lang muna. Ayan na, hotdog. O, bigay na natin yan kay Nita Villalino. Mel Cala, Sarah Jane Navia, Mark Anthony Argeles, at Marilyn Barbosa. Wow. Meron po kayong hotdog ni tatay. Para naman sa itlog, bigay na rin natin kay Jennifer Villarta, Nympha Medina, Leslie Osias de la Serna, Christine Escobar D, at si Rebecca Huera. Ayan, para wala na tayong babalikan mamaya tayo na, correct, na ipapamigay na items. Okay, so ngayon naman, alam mo tayo, di ba yung marami tayong kababayan dahil nagtitipid sa pagluluto, mahal kasi yung malaking tangke. Oh, so yung binibili nila yung maliliit. Super kalan. Oh, super kalan. Pero may malungkot na kwento itong daladala, itong si Sean Sagales na lumapit sa atin. Okay, alamin natin yan. Sean, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Tatay Rani at Lady I. Pagtitinda ng lutong ulam ang ikinabubuhay na mag-asawang sina Arlene at Alex. Pero sa di inaasahang pangyayari, sa oras pala ng kanilang pagtatrabaho, maanganib ang kanilang buhay. Kita mula sa kuha ng CCTV ang katahimikan sa Barangay Paltok, Quezon City. Walang kamalay-malay ang mga kapitbahay sa mga susunod na pangyayari. May malakas na pagsabog sa loob ng isang bahay. Ito ang mag-asawang Arlene at Alex, biniyayaan ng 4 na anak at masayang pamilya. Ngunit isang aksidente ang naging mitya ng kanilang buhay. Nakita ko nga yung hipag ko, lumabas dito.
Yung kapatid ko, hindi ko na nakita. Yung kapatid, yung hipag ko, nasalubong ko rin sa looban. Tapos susunog yung damit niya. Tapos habang nasunog, inuhubad niya. Inuhubad niya talaga. Tapos ginawa ko, binuksan ko yung gripo, tumutok siya sa gripo. Parehong nagtamo ng second degree burn ang mag-asawa, si Ate Arlene. Halos 50% ng kanyang katawan ay nalapnos at nanganganib pang putulin ang isang braso. Sabi ng asawa ng utol ko, ni Alex, sabi niya, babe, bumili ka na ng super kalan, uubos na yung kalan natin. Yun, maya-maya, siguro, pagbalik na ng kapatid ko, may narinig na lang ako na parang sumirit, sumingaw, ganun. Tapos kasunod nun, yung biglang pagsabog. Pinagtulong-tulongan namin magkakapitbahay yung para maapulay yung sunog dahil nag-aapoy na to. Tapos yung kalan, naiiwan siya rito. Sumisirit yung apoy. Ang biniling super kalan na ito ang tinitignan dahilan ng pamilya Encila sa aksidenteng nangyari. Nung tinanong ko siya, sabi ko, bakit, paano sumabog? Sabi niya nga, yun nga, nung habang higpitan niya, sumingaw na lang. Ang problema, nung nabili niya ngayon, yun nga, may damage nga, may depekto yung nabili niyang kalan. Kasalukuyang nagpapagaling ang mag-asawa sa East Avenue Medical Center. Bagamat nakakausap si Kuya Alex, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang mga pangyayari sa araw ng pagsabog. Sobrang natakot kami kasi gana namin, yun na yung huling muna namin, buhay namin. Wala po kami kakayana, pambili ng sapat na mga gamot po. Kasi isa lang po akong tricycle driver, tapos yung business ko nagtitinda lang. Nananawagan po ako dun sa may-ari ng gas na napagbila namin na tulungan kami sa mga expenses dito sa ospital. Tsaka yung mga ibang kailangan pa namin po dito. Kasi mahal po yung mga gamot na nire-reseta po sa amin. Sabihin po talaga, napakahirap. Napakahirap na pinagdadaan na namin. Yung nga sa araw-araw ka na, marakang binabalatan dito. Nangihirap. Nandirinig mo yung alawa mo. Talagang sumisigaw siya sa sobrang sakit. Kung ako nasasaktan siya, mas dobi sa kanya kasi mas grabe yung tama niya. Misa ay ko sabihin siya, makatatag siya. Tapos may loob niya. Malalampasan din namin to. Sana kayanin niya, kayanin niya. Para sa mga bata. Hindi rin bumibitaw ang pamilya ni Alex na naghihintay sa kanilang tuluyang paggaling. Sana, tol, lakasan nyo yung loob nyo para sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Andito lang kami, nag-aantay kami para sa inyo. Sa mga gumagamit ng mga ganyang kalan, maging aware po tayo. Bago tayo bumili, kailangan i-check muna natin o bago natin gamitin. Buhay ang pinag-uusapan pagdating sa mga ganyang ano eh. Okay, Tay, nasa linya ngayon mismo si Mang Alex, yung mismong biktima ay nasabugan. Mang Alex, magandang umaga po. Mang Alex. Ayan. Good morning po. Opo, Mang Alex, alam kong hirap ka magsalita, yes. Pero eto po si Tatay. Yes, Mang Alex, pangsamantala, dahil mag-asawa nga kayo, ay bibigyan ko muna po kayo ni Tatay Rani ng 10,000 para may pang-ikot po agad kayo. At alam ko, napakamahal ng mga gamot ninyo dyan. At sa East Avenue naman, hindi naman ho lahat ng gamot ay meron po sila. At wag ho kayong mag-alala, kakausapin ko yung mga konsehal ko hong taga District 1, atin hong majority floor leader na si Doray De Lormente, ay natulungan din po kayo. At tayaan nyo at ipararating at pag-uusapan din namin ito. Pero dapat to ay tuloy-tuloy ho ang paglaban po ninyo sa buhay dahil ito ho naman pagsubok na to makakaasaw kayo ang serbisyong bayan, tutulungan po namin kayo. Maraming salamat po.
Yes, at no, siguro itong week na to, ipararating ko lang kay Konsehala Doray De Larmente, aming majority floor leader na taga District 1 yan. Tutulong sa inyo yan, nagbilin sa akin eh. Ipadadala ko yung video ko at para ho ano video namin para ho parating sa kanya at antabayanan niyo rin ho at tutugon at may mga tutulong pa ho sa inyo na akin hong pananawagan. Okay. Maraming salamat po. Sige, pahinga na ho kayo, palakas ho kayo at asa po padadala namin yung tulong namin 10,000 diyan sa inyo mga Alex. Salamat po. Yes. Yeah, oh, hirap kasi na magsalita tayo. Sakit nun eh. Oo, ang haakdi ng nangyayari sa kanila dyan. Oo. Tay, ngayon naman nasa linya din natin itong si Mr. Gary Alto, ang District Fire Director po ng Quezon City Fire District. Siguro para malaman lang natin, di ba? Paano ba ang dapat gawin kung may singaw o sumabog po yung LPG? Kung ano ba may responsibilidad? Ano ba ano ng ano? Oo. Umaga po, Sir Gary. Yes, magandang umaga po ma'am. Magandang umaga po Sir Council Rani Lodovica, Sir. Good morning po sa ating mga manonood. Mga nakikinig na sa yes, at nanonood at nakikinig po dahil nandiyan ho tayo na sa digital TV ho tayo. At sir, TV tayo. Yes, at TV. At Sir, anong magiging responsibilidad ng may itong dealer ng Super Kalan? So, ang unang-unang responsibilidad ng ating mga dealer, mga distributor natin, dapat po siguraduhin nilang nasa magandang kondisyon yung mga binebenta nila. Siguraduhin nila na yan nga po, walang leak, maayos yung mga spare parts po niyan, lalong-lalo na po doon sa pinagkakabitan natin ng regulator papunta sa atin pong gas tube. Mm-hmm. So kung sakop pa ba ho yan ng atin hong sa Bureau of Fire yung pag-iinspeksyon po dapat natin yung mga ganyang establishmento? Yes sir, opo, hindi po kami ang nag-iinspect diyan. May mga sangay din po dito na tawag natin diyan na malituntunin para po masiguro na nasa kaayusan po yung ating ano yung ating pong mga binebenta sa merkado na LPG. Mm-hmm. So ngayon nga po marami po tayong base po sa aming datos ngayong taon lamang po out of 433 po natin na fire alarm dito sa Quezon City. Kaya po diyan 40 po diyan ang ano related sa LPG LPG fire. So kalimitan po niyan, ang karamihan po yung ano open flame na habang nagluluto sila, isa pong explosion ng LPG caused by defective po yung ating ano yung ating regulator. Opo, tapos yung isa naman po defective naman po yung regulator. So dalawa po yung explosion natin. Alam ko ang DTI din. Meron dapat 'yan yung mga reuse nila, recycle na yung ganyan sa Super Kalan yung tanke dapat ni inspection eh tinitingnan talaga yan, kung kaya pa o hindi na eh kung marami diyan may mga kalawang eh sa pagkakaalam po namin yan pong mga minamanufacture na LPG nilalagyan po yan ng date tapos nire-retire po yan kung mga alba 2 years lang po yung kanyang dapat na paggamit nire-retire po yan after 2 years isa po yan sa ano ng mga sa product standard natin at sa DTI natin. May maganda po yung mga regulation natin sa pag sa mga nagbebenta ng LPG. Nagiging cost lang po ng ating mga sunog ng dahilan sa LPG. Kung simple yung napabayaan ating mga kababayan kanilang mga gamit. Madali lang naman pong maalaman kung may problema yung ating LPG. Kung may sumisingaw yan, kasi nga po yung LPG sa yung chemical na yan, yung pong LPG natin, wala pong amoy yan. Pero para nga po ma-aware ang ating mga mamamayan, nilagyan po yan ng, ano, ng chemical compound na kung tawagin natin ay ethyl mercaptan. Ang amoy po yan para pong nabubulok na itlog, kaya nga po masakit sa ilong, kaya malalaman kaagad natin na may leak ng LPG.
Yung pong gas na yan, eh, mas mabigat po siya sa hangin. Kaya po siya ay nasa usually nasa baba, nasa ibabaw yung hangin. So, konting concentration lang po yan kung nasa loob po ng bahay. Yung 1.8% lang po yan hanggang 9.5% lang po yung pagkakahalo dun sa hangin. Pwede na po siyang mag-coat ng explosion basta po may naging source po ng ignition natin, katulad po ng nagbukas tayo ng switch ng ilaw. Kaya nga po, isa nga po sa mga dapat nating tandaan, pag naamoy po natin yung LPG, yung amoy na yan, yung mabaho, buksan na lang natin yung mga pintuan, bintana, wag po tayong mag-attempt na magbukas pa ng ilaw. Pabayaan lang po natin na sumingaw kasi hahalo yan sa hangin, madidil yun. So, mawawala po siya sa katagalan or ilabas natin sa labas yung LPG na sumisingaw para po hindi siya magkaroon ng mag-concentrate mo sa ating bahay. Yeah, simple lang din yung siguro, yung maglagay ka ng espongha na may sabon. Okay. Tapos ilagay mo doon sa paligid ng tangke o doon sa pinaka-regulator. Pag bumula yun, ibig sabihin meron hong singaw. Opo sir, totoo po yun. So, sa naman po sa physical na manifestation po ng may singaw yung ating LPG, doon po sa mga pinagtamaan niya ng welding, pag nakita po natin na parang may gatas doon, so yun po, may singaw po yun. Kaya ang kailangan po nun, ilabas na kagad natin sa bahay yung LPG para po hindi na siya mag-cause na mag-concentrate doon, tapos mag-cause pa ng explosion. Yes, sir, sa susunod nating technical working group doon sa pagbuo natin ng fire code natin, hingian mo nga ako ng mga tinatalakay natin ngayon kasi napaka-importante yan na ma-disseminate natin yung mga impormasyon na yan sa mga kababayan natin. Dahil alam naman natin na yung karamihan nga nasa ISF namin sa informal settlers, ang firefront areas . So tuloy-tuloy naman yung technical working group natin. Sir, pagkano sir, pakisubmitan mo ako niyan para hindi ko makakalimutan. At tatalakayin namin yan, isa sa mga i-discuss dapat pagdating doon sa ground sa mga mamamayan po natin. Mga reminders, safety reminders para po sa hindi yun na ho maulit. Biro mo, sa dami pala ang LPG fire natin, marami yung dahil doon sa may mga diferensya at pagsabog ng mga LPG natin. Opo sir, meron nga po tayong apat na tawag niyan na injured na civilian dahil nga po sa pagsabog ng ating LPG. Yes sir, thank you sir. Yes sir, thank you sir. Thank you, maraming salamat. Ayan, si Colonel Gary Alto, ang District Fire Director po ng Quezon City Fire District. Nagbigay siya ng tips paano po tayo makaiwas sa yes, mga ganitong aksidente. Yes, napaka-importante yun. Kami kasi ngayon, bumubuo kami ng fire code. Dati nga, gumagawa ako sana ng batas na mag-create kami ng task force sa crime prevention. Ngayon, ginawa ng executive order ni Mayor. At nagmamaraton ho kami ngayon sa technical working group kung paano ho kami magkaroon ng mitigation na hindi na magkaroon pa ng sulog, gusto ko na. Mm-hmm. Oo, para ang lungsod Quezon na ho ang bababa at sasagot doon sa anumang mga diferensya doon sa mga lugar nila. Mm-hmm. Oo. At alam mo tay, sayang kasi itong DTI sinubukan po nating tawagan mula nung isang araw, tinatawagan na natin kahit sino sana para ano ba yung baka namatay rin. Ay, wala. Alam mo naman. Patay ang linya nila. Alam mo, hindi tayo, pero kasi, dapat. Naliliitan sila sa atin. Ano nung ba? Pag malalaki yun, sorry ha, pero... Trabaho kasi ng DTI ito, na-inspeksyonin yes. Yung mga tangke. Ngayon, yung mga may refilling station, kasi yes. Doon sa mga... Yung sa mga legal na mga merong LPG stricto sila doon. Kaya lang may marami mga kolorum yung mas refilling may... station na bumibili, na ginajak na binibili pa at tinatagpi-tagpian lang, wini-weldingan lang. Delikado. Yun ang nagkakaroon ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng singawan. Mura kasi sa kanila, kaya yung mga kababayan natin, lalo na yung superkalan, sa refilling nagpupunta. Yes, kaya ako nung kapitan ako, una kong tinitingnan din yan. Patitimbang ng mga tangki nila, tinitimbang ko. Aha, okay. At noon, ang dami kong kulang.
Pero hindi doon sa mga may pangalan na mga LPG company, kundi doon sa mga refilling station. Okay. Ayan, nga pala tayo, nakalimutan natin balikan si Sean. Sean? Oh, Sean. Nako. Yes, Tatay Rani at Lady I, maraming salamat para sa servisyong bahay ni Tatay Rani. Ako si Sean Sagali sa Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas. Maraming ayan. Salamat, Sean Sagali. Oy, overtime na tayo. Yes. 11-1 na. Pero happy birthday muna kay Hiyas, kay Ate Hiyas. Ayan, ang pantalyon, ayan. Ating communication assistant. At gayon din kay Joy Carlos ng accounting department. Wow, ang dami nilang may birthday. Happy, oh. Happy birthday. Oh, papansit naman kayo. Okay, muli po, maraming po salamat. At ito po inyong abang lingkod, si Tatay Rani po. Kita-kita po tayo ng Friday. Uh-huh. At huwag po kayong aalis. Ang susunod po natin, Yes, Yes, Show! Tong Pasyo! At sa Flash TV, mamaya alauna, PhilHealth at your service. Bye-bye! Muling magbabalik ang servisyong bayan ni Tatay Rani.